Hindi na nga nakapagtataka na Barangay Ginebra ang pinaka-inaabangan ko po na next season dahil sila lang naman ang crowd favorite at defending champion ng Commissioner's Cup. Mas magiging exciting rin ang magiging rematch nila ng Bay Area Dragons na gustong makabawi at magbabalik next season. At para madepensahan ng Ginebra ang kanilang kampyonato, ay sino-sino ba ang mga importanteng players na kinakailangan nila next season? At sino-sino ang pupwedeng may dagdag para mapigilan ang gigil ng Bay Area Dragons? Unang-una syempre sa hindi po pwedeng mawala sa Ginebra ay itong si Justin Brownlee. Si Brownlee nga ang pinaka-priority ng Barangay Ginebra next season. No need nang magpalit ng import at mukhang wala namang balak si coach team na palitan si Justin Brownlee. Kahit nga napakadaming mahuhusay na imports dyan, ay si Brownlee pa rin ang perfect fit para sa sistema ni Coach Tim Cone. Nakabuo na rin ito ng solid chemistry kasama ang Barangay Ginebra players. Kaya naman, it's a no-brainer na si Brownlee ang unang-una sa listahan ng Ginebra next season. Sunod ay itong si LA Tenorio. Alam naman natin na kasalukuyan pa rin nagre-recover si LA sa kanyang sakit. Tuloy-tuloy pa nga rin ang kanyang therapy at maganda naman ang recovery ni LA. Hindi nga ito po pwedeng mawala sa Ginebra next season dahil kay LA nga nagsisimula ang opensa ng kanyang kupunan. Noong magtapat ang Barangay Ginebra contra Bay Area ay si LA Tenorio nga ang pinaka-unsung hero ng Ginebra. Puro Brownlee nga lang ang napapansin ng karamihan. Pero si LA Tenorio nga ang pinakadahilan kung bakit maganda ang inilalaro ng kanyang mga teammates, especially si Brownlee. Sunod sa importante at hindi po pwedeng mawala ay itong si Christian Stan Haringer. Si C-Stan ang pinaka sinasandalan ngayon ni Coach Tim Cone pagdating sa loob ng painted area. Undersized man para sa center position ay ang advantage naman ito sa iba ay mas mabilis nga itong gumalaw at kayang makipagbalyahan sa loob ng painted area. Ilang beses na ring pinatunayan ni C-Stan na siya ang perfect big man para sa kupunan ni Coach Tim Cone. At ilang beses na nga rin itong binuhat ang kanyang kupunan. Ang tapang at sipag nga sa loob ni C-Stan ang pinaka kinakailangan ng Ginebra next season. Sunod sa hindi po pwedeng mawala ay itong si Scottie Thompson. Kasalukuyang nakakaranas ng metacarpal fracture itong si Scottie Thompson na nakuha niya sa tune-up games ng Gilas Pilipinas sa Europe. Pero expected niya na makakabalik rin ito agad-agad at makakapaghanda para sa Barangay Ginebra. Gaya ni LA ay hindi nga po pwedeng mawala si Scottie para sa Barangay Ginebra dahil ito nga ang kanilang go-to guy at the same time ay nagsisilbing spark plug ng Ginebra. Kung si LA nga ang nagpapasimula ng opensa ng Ginebra, si Scottie naman ang bumubuhay sa kanyang mga teammates dahil sa kanyang mga hustle plays at big rebounds. Bukod syempre sa hustle plays at big rebounds, ay na-improve na rin ni Scottie ang kanyang guard skills. Nakita nga natin nitong mga nakalipas na conference na si Scottie ang nagmamando ng Barangay Ginebra. At maganda rin naman ang ipinapakita nito at nagagawa naman niya ng maayos ang pagmamando ng plays sa kanyang kupunan. Isa rin sa pinaka-kinakailangan ng Ginebra next season ay itong si Jeremy Gray at Jamie Malonzo. Si Malonzo ay isang two-way player. Maaasahan ito pagdating sa opensa. Nandoon ang kanyang three-point shooting at athleticism. At the same time, ay nagagamit rin niya yan sa depensa to block shots at get big rebounds. Bagong salta lang si Malonzo sa Ginebra, pero agad nga nitong pinatunayan na siya ang kinakailangan ng kupunan ni Coach Tim Cone. Pagdating naman kay Jeremy Gray, although hindi maganda ang ipinakita nitong performance last finals, ay ipinapakita naman ngayon ni Jeremy Gray na deserve niya na makakuha ng playing time. Napakalaki nga ng potential nitong si Jeremy Gray, kinakailangan lang talaga nitong mailabas ang kanyang kumpiyansa at kung magagawa niya nga yan, ay malaki ang magiging impact niya sa kupunan ni Coach Tim Cone. Sa ngayon, ay ang mga nabanggit na Ginebra players
ang mga hindi po pwedeng mawala sa Hinebra next season. The rest ay po pwedeng mapalitan anytime. Depende sa magiging desisyon ng Hinebra management. Bago tayo matapos ay giveaway alert muna tayo. Mag-like at i-comment mo lang ang masasabi mo sa ating video. Isama mo na rin ang iyong paboritong kuponan at player at mamimili tayo ng maswerteng mananalo. Like, comment, and subscribe!